Mabuhay Pilipinas! Welcome sa inyong lahat dito sa Pulsong Pinoy. Ako po si Zairine Parsad Valencia na inyong makakasama ng kalahating oras para ipaalam ang ilang mga programang pambayan ng ating pamahalaan at mga naging kaganapan sa ating bansa. Bago tayo magsimula, atin munang alalahanin na ngayong buwan ng Setyembre ay National Peace Consciousness Month. Sama-sama tayong lahat na makiisa sa pagtataguyod para sa kapayapaan mula sa ating komunidad at sa buong Pilipinas. Hindi natin makakalimutang batiin din ang lahat ng mga guro dahil ating ipinagdiriwang ngayong Setyembre ang National Teachers Month. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng nagsakripisyo at pagmamahal na inyong ibinibigay. Mabuhay kayong lahat! Dahil na pag-uusapan natin ang pagtuturo, narito po tayo ngayon sa loob ng isang ahensyang ang pangunahing layunin ay magturo at magbigay ng mga pagsasanay na teknikal at kursong vocational. Ang TESDA ay itinuturing ngayon bilang isang universidad ng trabaho dahil pag-graduate mo, tiyak na may mapapasukan kayo. Sa Central Visayas pa lang ay may malaking porsyento na ang naiaambag ng TESDA sa pagpapalakas ng labor force sa ilang lalawigan. Kabilang dyan ang Cebu, Bohol at Negros Oriental. Mula sa mga kursong kinukuha ng mga kabataan sa regional at provincial training centers, malaking tulong din ang naibabahagi ng mga mobile training vans na nagbibigay serbisyo sa malalayong komunidad. Halina't samahan niyo kaming kilalanin ang mga TESDA specialista sa rehiyon ng Visayas dito sa aming ulat sa Heads Up. Di matatawaran ang bilang ng mga kabataang tumatangkilik ngayon sa mga technical and vocational courses. Sa pamamagitan kasi ng mga programa ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, pinatunayan nilang hindi na second choice ang mga kursong bukasyonal. Sa pangkalahatan, umaabot na sa halos 6 bilyong piso ang inilaan ng pamahalaan para sa scholarship program ng TESDA. Mula sa 18% employment rate noong 2010, mahigit 60% na ngayon ang employment rate ng mga TESDA specialista. Dito sa Central Visayas, tinatayang halos kalahati ng kabuuang naiambag nito sa pagtaas ng employment rate ng TESDA sa loob at labas ng bansa. Umabot kasi ngayon sa 85% ang bilang ng mga TESDA graduates at certified specialista sa buong rehiyon. Kabilang sa mga key employment generators dito, ang sektor ng turismo, construction, ICT, at BPO. May mga tao na makikita ka nung una, walang kumpiyansa sa sarili. Nung nagkaroon ng training sa TESDA at nagkaroon ng trabaho, pag bumibisita dito sa opisina namin, nakikita mo yung masyadong malaking pagbabago in terms of confidence. Kasi alam nila na meron na silang kakayahan at kasanayan para magkaroon ng kabuluhan ng kanilang pamumuhay. Malaki din ang naging partisipasyon ng iba't ibang kumpanyang sumusuporta sa kakayahan ng mga TESDA specialista sa pamamagitan ng on-site assessment na ipapakita ang aktwal nilang kakayahan. If you get to see yung mga construction sites ngayon, nag-on-site assessment kami. Ibig sabihin nun, we're trying now to evaluate kung ano yung mga trainings na naibigay namin, kung talagang maganda ba ang quality. Kaya yung pangalawang aspeto na is the on-site assessment. If you get to see, I'm so proud, if you get to see a lot of buildings in Cebu, siguro plainly mga 80% doon mga galing sa TESDA. Ang dekalidad na kakayahan at talento ng mga Pilipino ay pansin na sa buong mundo. May pagmamalaki natin na di lamang diploma ang mahalaga, kundi ang lisensya bilang isang specialista. Dito kasi sa atin, iba ang Pinoy mag-training. Sa ibang bansa kasi, yung mga kanang hindi katulad nating Pilipino, kasi kita tayo mga Pilipino ay masisipag at competitive talaga kasi magpo-focus tayo sa
ating ginagawa at hindi tayo mag-isip ng iba pang gagawin, kundi lang ang quality at saka standards. Mas gusto natin talaga to have inclusive growth, di ba yung dito, to harness our resources. However, madaming requirements kasi at demand sa international work environment na ang Pilipino lang talaga ang makakapag-respond. Bakit? Matyaga tayong Pilipino. Yung skills natin, incomparable yan. Kasi madiskarte. At pangatlo, sabi nila, mababango daw tayo mga Pilipino. And the fourth is the facility of the language. Yung kahit saan mo dali ng Pilipino, nakaka-survive eh. Nakaka-survive sila para makapag-communicate sa tao. So, yan yung apat na qualities ng Pilipino. Kahit hindi mo sila encourage, sila yung hinihingi talaga ng demand sa global arena. Dalawa ang binigyang parangal at pagkilala bilang Outstanding TESDA Specialista para sa taong 2012 ay mula sa Central Visayas. Isa na riyan si Marites Taghap ng Batuan, Bohol. Matapos graduate ng Computer Secretarial sa TESDA, nagtrabaho siya bilang clerk sa Batuan College. At pag may bakanteng oras, ay nag-aaral naman siya ng secondary education. Ngayon, si TESDA ang head ng computer department ng paaralan at kasalukuyang katuwang ng TESDA sa pagsusulong ng programa nito para sa mga kabataan ng Batuan. Through TESDA programs, marami po ang natutulungan na hindi po kayang mag-enroll ng four-year course. At saka ngayon, proud po ako na scholar po ako ng TESDA kasi naiangat ko na po ngayon ang buhay at saka nai-share ko na po ito sa mga kabataan. And then marami na po mga kabataan na yun na na-sharean po ng ganyan na skills na naiangat na din po nila ng buhay na pwede na po nilang abutin yung mga gusto nilang makuha through their skills, applying their skills from acquired from TESDA programs. Tatlong kurso naman ang kinuha ni Sheena Marie Yusenia ng Sevilla, Bohol. Mula food processing, baking pastries, at commercial cooking, itinayo niya ang negosyong Harvest Cakes and Pastries kung saan gumagawa siya ng mga homemade cakes sa initial capital na 40,000 pesos at starter kit mula sa dole na nagkakahalaga ng 5,000 pesos. Regular na siyang kumikita ng 5,000 piso tuwing lean season at hanggang 10,000 piso naman kung peak season. At dahil mag-isang itinataguyod ang pamilya at nag-iisang anak, nais niyang magtrabaho sa abroad at makilala bilang mahusay na chef at baker. Sa lahat ng nanonood na kagaya ko na single mom, huwag lang po kayong mawala ng pag-asa na mag-pursige at pagpatuloy ang mga pangarap nyo dahil kung wala kayong pera na pangtustos po sa pangkolehiyo, hindi po yung problema dahil may TESDA po na handang tumulong na abutin ang ating mga pangarap. Sa mga agrupation courses naman, tulad ng beauty and wellness, karamihang nagiging spesyalista ang mga kababaihan o yung mga ilaw ng tahanan. Kung ayaw mong mamasukan, ito ang bagay na mapagkakakitaan, manikurista o masahista ka man. Sa TESDA Specialista, sa nakikita natin from the time it was launched, although we started especially in Cebu, December 14, so ngayon nakikita natin how much it had helped sa mga TESDA Specialista natin, lalo na they are parents and some of them hindi na nakapagtrabaho, but through this program, may income sila, may hanap buhay sila, and that provides yung parang quality of living nila na kahit papano, the skills that they have, nagagamit nila, tsaka nahahanapan nila ng paraan na para naman maangat ang buhay. Simula ng ilunsad ang mga mobile training vans na pumupunta sa kanayunan para sa libreng pag-aaral, mas dumami pa ang mga espesyalista mula sa iba't ibang kurso ng TESDA tulad ng food and beverage services, shielded metal arc welding, plumbing at iba pa, dinadala ng gobyerno ang serbisyo sa kanila. Kadalasan kasi, yung mga scholars natin, sabi nila, they can't afford to stay in the city kasi gagastos pa daw sila ng fleety, pamasahe, gagastos pa sila sa pagkain, gagastos pa sila sa tirahan. So, this is one way of delivering na instead na dito sila mag-convert sa city, yung training van, yung mobile van natin, yun yung kinapunta doon sa community talaga. So, wala na silang pamasahe, hindi na sila magrenta ng bahay.
So, ang sa kanila, train na lang. Wala na silang iisipin. Isa si Warfe sa mga nawala ng tahanan dahil sa lakas ng lindol sa bayan ng Gihulngan, Negros Oriental, 6 na buwan nang nakararaan. Ngunit imbes na mawala ng pag-asa, ginamit niya ang kanyang natutunan sa TESDA upang kumita at muling maibangon ang pamilya. Sa awa naman ng Diyos, may income na ng kuan dahil sa TESDA. Karoon ng oportunidad na magtrabaho bilang isang welder. Kasi marami-rami nang kumuha sa akin kasi may certificate na ako from TESDA in situ, certified welder na ako ngayon. Saka noon bilang construction worker at saka labor ang level ko noon. Sa ngayon medyo nasa malaki-laki ang sahod kasi nabilang na ako sa mga skilled worker dahil sa TESDA sa welding. Isa lamang si Warfe sa mga scholar ng TESDA na nagtapos ng Metal Fabrication Services matapos ang lindol. Ang pagwe-welding kasi ang isa sa pinaka-in-demand na trabaho sa ganitong pagkakataon. Katuwang din ng TESDA ang mga technical and vocational institutions na may kakayahang magsagawa ng iba't ibang training sa pamamagitan ng mobile van. Specialize natin itong welding. Lahat ng process ng welding, tinuturo natin. Yung mag-umpisa sa basic sa SMAW, shielded metal arc welding, gas metal arc welding, flash cord arc welding, gas tungsten arc welding, at saka yung gas welding. Lahat yan itinuturo natin dahil para pag magpunta sila sa mag-apply ng trabaho, hindi na sila mahirapan. Especially kung magpunta sila sa abroad, dahil lahat ng mga tinuturo natin is in preparation na yan sa upgrading. So, after sa training nila, parang may sigurado na silang makakuha ng trabaho. Malaki ang benepisyong naidulot ng mobile training vans sa mga paghubog ng kakayahan ng mga taga Negros Oriental. Sa pakikipagtulungan na rin ng mga local government units bilang training partners ng TESDA, napatunayan nilang higit pa sa inaasahan ang talentong kaya nilang ipakita. Noon, kung kailangan yung taga Cebu magkuha ng mga katulong, mga helpers, dito magkuha sa Negros, especially sa Canlaon, sa Gihulngan. Sa ngayon, yung mga agency, kung may kailangan ng mga skilled workers, tatawag agad dito sa Negros dahil ang daming ng mga graduates natin. Dahil lang sa mobile training. Ang TESDA ay isang universidad ng trabaho. At sa bawat kursong kukunin mo, hanap buhay ay sigurado. Tiyak ang iyong asenso. Sa TESDA, espesyalista ka. Sa TESDA, espesyalista ka. Salamat sa TESDA. Dahil sa TESDA, espesyalista ka. Let's take a short break. Magbabalik agad ang Pulsong Pinoy. Ah! Si Eric pupunta na ng stage in 6 months. Jowa mo kaya ka sad. Ex, may utang pa siya sa akin 60 kyao. I-demanda mo na. Makakaalis na yun bago pa may lakad ang kaso. Girl, may small claims na. Huh? Kailangan pa ba maghintay ng siyam-siyam bago makakolekta ng utang? Iwasan ang ganitong sitwasyon. Sa Small Claims, may laban tayo. Salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay. Bago tayo magpatuloy sa ating susunod na featured story, atin munang tunghayan ang naging pagkilos ni Pangulo Aquino kamakailan lang nitong nakaraang araw sa loob at labas ng palasyo. Kasama dyan ang kanyang pangunguna sa paggawad ng parangal sa Outstanding Public Officials and Employees ng Civil Service Commission. Narito ang kabuuan ng mga kaganapan na yan sa SCED ng Pangulo.
Sa pagbabalik ng Pulsong Pinoy, abangan ang aming ulat sa naging paggunita ng bansa sa araw ng deklarasyon ng martial law noong 1972. Kailangan bang mamahiya para makakolekta ng utang? Iwasan ang ganitong sitwasyon. Sa small claims, may laban tayo. Sa patuloy ninyong
pagsubaybay. Kamakailan lang ay ating gununita dito mismo sa bantayog ng mga bayani ang ika-40 anibersaryo ng Martial Law Declaration noong 1972 ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Sa mga kabataan ngayon at marami sa atin ay hindi pa isinisilang ng mga panahong ito, tunghayan natin ang isang maikling ulat tungkol dyan sa ating Salaysay ng Lahi. Taong 1972, ikadalawampung isa ng buwan ng Setyembre, naganap ang isa sa pinakamalagim na kabanata sa kasaysayan ng politika sa bansa. Formal na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos ang Proklamasyon 1081 o ang Batas Militar. Martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. Ilan sa mga naging katwiran ng diktaduryang Marcos para mapasailalim sa batas militar ang bansa ay ang nasabing lumalalang krimen at kaguluhan. Tinawag itong Operation Sagittarius, isang estratehiyang binuo para manatili siya sa kapangyarihan. Ilan sa ginawang dahilan ay ang paglaganap ng rebeldeng grupo tulad ng Hukbalahap at National People's Army, ang mga pagbobomba gaya ng nangyari sa Plaza Miranda. Kasama na ang nasabing pag-ambush sa dating kalihim ng tanggulang bansa na ngayong nakaupong Senate President Juan Ponce Enrile. Tumagal din ang batas militar sa bansa ng halos isang dekada. Taong 1981, 17 na ng Enero, nang muling naibalik ang demokrasya sa bansa. At sa loob ng mahigit 10 taong naghari ang militar, samot-saring pang-aabuso, karahasan, at kalupitan ang dinanas ng mga Pilipinong nag-question sa kapangyarihan ng diktadurya na umabot hanggang sa magkaroon na nga ng People Power Revolution noong taong 1986. Sa lumalabas na datos mula ng napasailalim ang buong bansa sa batas militar, umabot ng mahigit 3,200 ang walang awang pinaslang, habang 35,000 naman ang dumaan sa samot-saring pagpapahirap. 70,000 naman ang ipinakulong ng walang basehan. Dahil na rin sa pag-alis ng writ of habeas corpus, at sa ngayon, umaabot pa rin sa mahigit 600 ang patuloy pa rin nawawala. Kung tutusin, malayo na ang Pilipinas kung ihahambing sa bangungot ng martial law. Ngunit tila nananatili pa rin ang panawagan tungo sa pagbabago, hudyat sa pagkakaluklok ni Pangulong Benigno S. Aquino III, ang nag-iisang anak na lalaki ng pinaslang na si dating Senador Ninoy Aquino at ang pumalit kay Marcos bilang Pangulo na si Corazon Aquino, ang tumatayong ama ng bansa. Sa ginanap na 40 pag-alala mula nang ideklara ang batas militar sa bansa na isinagawa sa bantayog ng bayani sa Quezon City, isa sa binigyang linaw ng Pangulong Aquino sa kanyang naging talumpati ay ang misteryong nakabalot kung kailan nga ba naging opisyal ang pagpirma ng diktaduryang Marcos ng Proclamation 1081. Kung pinirmahan niya ang proklamasyon sa 21 ng Setyembre, bakit naghintay pa siya ng 2 araw bago isapubliko ito? Ang sagot, upang pansamantalang ikubli ang batas militar sa taong bayan at mabigyan siya ng sapat na panahon na masugod at dakipin ang mga walang kamalay-malay na kumokontra sa patakaran. Bagamat 40 taon na ang nakalipas, marami pa rin ang nananatiling misteryo na hanggang ngayon ay naghihintay ng kasagutan na tila ba'y unti-unti nang nakakalimutan ang mga karumal-dumal na pangyayari. Kung batas militar ang sagot para bumaba ang krimen, bakit tagtad tayo sa balita tungkol sa pagkawala, salvage at summary execution noong martial law? Kung batas militar ang sagot para mapatid ang pag-usbong ng komunismo, eh bakit ayon sa librong Dictatorship and Revolution, Roots of People's Power, mula sa halos
1,250 kasapi noong 1972, tumaas sa tinatayang 40,000 ang bilang ng NPA pagdating ng 1983. Kung batas militar ang tugon para gumanda ang ekonomiya, bakit nung pag-upo niya, 4:1 ang dollar, pero sa pagbaksak ng kanyang rehimen, 25:1 na ito? Ito ba ang ipinahako nilang bagong lipunan? Kayo na po ang humusga. Kaya naman, para magsilbing gabay ito sa mga susunod na henerasyon at upang hindi na muling maulit ang kalupitang dinanas mula sa mga taong gahaman sa kapangyarihan, isa sa isusulong ay ang pagkakaroon ng librong magbibigay liwanag kung ano nga ba ang dinunot ng martial law. Upang matiyak na mga pinapasa natin may impormasyon sa mga kabataan ay nakabatay sa tunay na nangyari sa kasaysayan, inatasan ko ang National Historical Commission of the Philippines na buo ng isang komite. Ang layon ang masusing paglikom sa mga karanasan at kwento ng mga individual na talagang nabuhay ng panahon ng martial law. Nais natin tsakin na katotohanan lamang ang bukal ng mga impormasyong nakalimbag sa mga aklat ng mga estudyante. Isa na dito na pilit nagpapaalala ng mga kwentong kabayanihang inalay noong martial law ay ang Bantayog ng mga Bayani Foundation, kung saan kanilang itinayo ang isang monumentong nagbibigay pugay sa mga mahalagang kontribusyon ng taong nagbuwis ng buhay at nagsakripisyo upang maibalik ang demokrasya sa bansa. The concept was to memorialize the modern heroes which brought us back our democracy. I think not many of them are known. There are so many of them, but we know only of a few, and the people do not know about the rest. But there are so many ordinary people in the provinces, in the hinterlands, who suffered and tried to fight, but they were never, they were never written about. So we're still researching on that. What we were able to research are the ones in Metro Manila. What we're doing now is conduct oral history with these ordinary folks, like Ekapihan. We bring them here so that they will tell their own stories, and you will be surprised with the kind of stories that they tell about how they suffered during martial law. Nabuo noong taong 1992, ika-30 ng Nobyembre, ang monumento ay naglalaman ng mga nakaukit na mga pangalan ng mga bayani ng martial law at ilang hindi na inabot ng pagbubukas nito. Sa ngayon po, mayroong 207 pangalan ng mga bayani ng martial law ang nakaukit dito sa Wall of Remembrance na binubuo ng mga estudyante, manggagawa, guro, abogado, manunulat at mamamahayag, mga miyembro ng hudikatura at simbahan, pati na rin mga sundalo. Dahil na rin sa inisyatibo at pagpupumilit na mabigyang pugay at pag-alala ang mga bayaning ito, kanilang nilapitan ang dating Pangulong Cory Aquino na agara namang naghatid ng tulong. Because we had no money, there was just a group of us called by Senator Salonga to his home. We were meeting in his home for several months. We didn't know how to get started. We had no money and no resources, no place to go for a memorial. But President Cory, Senator Salonga requested for an audience with President Cory, and some 40 of us went there. The picture is down there. You'll see who are those people. And President gave her 1 month's salary. You know how much that was at that time. Nagtatawanan nga kami eh. That was 1 month. It's about just 8,000. That was the salary of the president at that time. But it's the gesture. And then she committed to help us find a place. And then she issued a proclamation about this. It turned out that this is owned by land bank. So there was an agreement made with land bank and us for the use of this property. We realized that the next generation do not seem to know anything about what happened in martial law. You know, our
we have had a lot of children and students coming here for educational tour. They do not know what Marciano is. They do not know who is Marcos. It looks parang it's not part of the curriculum of our educational system. Nobody talks about it, and it's not right because we feel that it's a significant part of our national history. So the Filipinos should know about it, most especially because by educating them to the problems that comes with martial law, they will become more vigilant against having another one happening to the nation again. So our target population, our target people are the students, the next leaders, the next generation who will be running our nation. Marahil, masasabing natuldukan na ang lagim dulot ng martial law. Sa wakas, natapos na ang laban sa EDSA at ang pakikilahok sa mga protestang kontra sa Jaimeng Marcos. Ngunit hindi batid sa lahat na may bagong kinakaharap na laban. Ang laban para panatiliing buhay sa alaala ng mga Pilipino, lalo na ng mga kabataan, ang mga sakripisyo at buhay na inalay upang maibalik ang demokrasya sa bansa. Mga kwento ng mga bayaning hindi na nasilayan ang liwanag ng pagbabata. Diyan po nagtatapos ang ating programa. Pero bago kami magpaalam, ating pakinggan ang isang maikling mensahe mula sa ating Pangulo. May kasabihan, ang mga nakakalimot sa mga kamalian ng nakaraan ay laging nasa bingit na ulitin ito. Huwag na natin paintulutan na maulit pang mailagay sa alanganin ang ating karapatan at kalayaan. Hindi ako makakapayag na may pasang muli sa susunod na henerasyon ang mga pagkakamali ng kasaysayan. Pahalagahan natin ang pamanat-aral ng batas militar. Tungkulin ang bawat isa sa ating alagaan ito gamit ang tiwala sa isa't isa, pagmamahal sa katotohanan at higit sa lahat sa pagkilala at pagbibigay halaga sa sakripiso ng ating mga bayani. Huwag nating sayangin ang kanilang ipinaglaban. Sana ay makasama namin kayo muli sa mga susunod pang programa dito sa Pulsong Pinoy. Para naman sa mga pinakahuling kaganapan tungkol sa ating Pangulo at kanyang official activities, visit rtvm.gov.ph. Diyan din po ninyo mapapanood ang mga previous episodes ng Pulsong Pinoy. Maraming salamat at mabuhay ang mga Pilipino!